Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Ang lakas ko ng boses ni Chang Susan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa ating live streaming channels sa Facebook at YouTube. And sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, maraming salamat. Pamilya po ang ating bisita ngayong hapon. One happy family. Ang ama ay isang kaibigan ko nung ako'y halos hindi pa nag-uumpisa sa industriya. I wasn't on television yet. Kaya malalim ho ang aming pinagsamahan. Ang kwento ay maya-maya lamang. But naitay kapuso, please welcome Roy Vinzon, please Lala and Antonio. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Antonio, maraming salamat. Kumusta, kaibigan? Okay. Hanggang ngayon, ito, buhay na buhay pa. Kiking, okay ako. Oo, at ako'y natutuwa talaga. Sabi nga kanina ng isang kaibigan, iba pag nakikita-kita ang mga kaibigan mo na matagal na, parang hindi tayo kinakailangan magkita araw-araw to be friends. Yes. At maraming salamat. We have a shared past and thank you for all the good times. Yes, sobra. Nare-reminis ko yung mga nakaraan natin. Kaya sabi ko, siguro next time na nila malalaman yung mga sulsi-sulsi nun. Nung mga panahon, good times, pero nung mga walang-wala. Yes. Pa kami lahat. Yeah, lahat tayo. Pero hindi kita malilimutan talaga for many reasons. Isa doon sa mga dahilan, because you were one of the best models. Alam ba yan ng mga tao? Kasi ngayon ang alam nila, Roy Vinzon, action star. Di ba, Lala? Yes, Antonio? Yes. Modelo ang tatay niyo. Oh, si Napitoy, si Ben. Lahat. Yan. Mga kasama natin. Ang ibig sabihin ng dad ay Pitoy Moreno, Ben Farales. Mm-mm. These were some of the biggest names in fashion. Wow. So he was modeling for, hindi ka nagpaturo. Hindi nga po ako nagpaturo. Alam mo, si Antonio kasi na-meet ko sa Battle of the Judges. Yes. He was one of our models. Uh-oh. At yun na nga, nung nasabi ko, sinong tatay mo? Roy Vinzon. Huh? Pero napakagaling Roy. In fairness, marunong siya maglakad. Hindi ko tinuturuan niya. Sabi ko, yung focus ng gano'n. Sabi ko, okay siya. Ano ba ang sekreto ng pagmumodelo? Ipakita nga natin sa anak mo. Halika nga dito. Oh. Eh kasi kailangan tingnan mo, pinamong diretsyo ganyan, yung audience, ganyan. Siyempre, may mga audience tayong mga ano, di ba? Mga, alam mo na, di ba? Kami lang, siyempre, kami lang pinupuntahan. Siyempre, parang, Yung focus nila sa kanila, di ba? At saka yung eye contact, yeah. Di ba? Habang mukhang ganyan, tinitingnan mo pa rin sila. Ayun. Ba? Diyan, dala mo yung... Modeling, ganon. You had a different energy when I saw you sa Battle of the Judges. And everybody was talking about, even Annette Gozan. Hi, Annette, if you're watching. She was very proud because I know you're a sparkle artist. Naaalala ko yung conversation namin ni Annette. Alam mo ba kung sino yan? He's a very good boy. His energy is ganun. Raving about you, Antonio. Thank you. So, yeah, that's Annette, di ba? Yes. So, congratulations. So, ikaw, nung nandun ka sa Battle of the Judges, when you were walking, you had totally no idea that your dad used to be a model. Yes, po, hindi ko po na alam yun na model siya. Baka nasa jeans ko na talaga yun yung pagmo-model niya. At saka iba, you were having fun, naalala yes, mo? Yes po. Na? Parang ano lang po yun, like family lang po kami lahat. Lakad ka. Subukan mo. Hindi, kahit walang tugtog. Alam mo ang lakad nito, Roy? Parang between a walk and a dance. Yung lakad ka eh. Oo. Tingnan mo, lumakad ka. Hindi ko alam mo sa isang sumayaw. Natural. Oh! Diba? Natural. Lala, hindi ko alam magiging sumayaw. Galing talaga. Kumusta naman ang magkaroon ng isang action star na tatay? Tatay. Ever since po talaga may misconception kasi yung intimidation ng mga tao sa kanya, masyadong malakas, matapang. Mm-hmm. Although totoo naman po yun sa mga manliligaw madalas. Pero ang hindi po nila manliligaw alam manliligaw mo. Opo, manliligaw namin tatlong babae. Opo, okay. Kaya ano talaga, suki talaga. Pero ang hindi po alam ng nakararami ay si Papa po talagang under sa aming lahat. Sumusunod siya kung ano yung... parang hanggang ngayon, dinidisiplina niya po kami pero open din po siya sa ideas namin. Nakikinig din, in other words. Nakikinig din siya, wow. Open siya sa mga ideas ng mga kabataan, si Mama. Kasi very adjustable person siya. Oh, kaya, ikaw, Antonio, how is Dad?
as a father? Ano po, dinidisiplina po kami paano maging mabuting tao kasi ayaw niya maligaw yung path namin. Paano ang pagdidisiplina? Salita ba ito? Ikaw ba'y napalo ang kamay? Hindi po, salita lang talaga. Kasi mas stronger po yung salita kaysa sa pagsasampay mo. Yes po. Pero totoo ba na may mga pagkakataon noon na napapanood nyo, halimbawa nasasaktan ang dad nyo, umiiyak kayo? Opo, nung bata kami. Dahil naniniwala kayo na siya talaga yung sinasaktan? Nung 6 years old po ako, naalala ko, napanood ko siya sa TV for the first time. Nasabi ko, nandito si Papa, pero bakit siya lagi pinapatay sa TV? Kontrabida po kasi lagi siya. Right. So, ever since, ayoko nang nanonood ng movies niya. Kasi, kontrabida, laging namamatay sa pelikula. Kaya ngayon, parang naging open-minded yung mga tao sa mga movies. Gusto nila yung sa kontrabida, yung bida. Ganun. Pero kailan yun nalaman na yun ay pelikula lamang, yun ay TV lamang? Medyo... Paano nga ba? At 15 talaga. Somebody must have told you na... Kasi syempre bata ka, di ba? Na pag halimbawa, lalo na pagpatapos ng pelikula, pag medyo sinasaktan ng kontrabida, ang ginagawa nila sa daanin namin. Opo. I think... Nung nag-mature na po kami, nung pumasok na rin po kami sa showbiz at nakita namin yung... Lala, bonding time, tinuturoan daw kayo ng mga martial arts, yung mga action scenes ng dad. Totoo? Totoo po yun, opo. Roy, meron bang routine ang action? Ikaw, pag gumagawa ka, do you have a routine? Minsan kasi pinapractice siyempre. Sige nga, tayong tatlo, aral nga tayo, paano ang itinuturo yan? Kasi alam ko yung bonding moment yun, yung mga pormahan. Sabi ko, so okay, front ito ha, front. Tapos, di ba parang, siyempre, saan ang camera, di ba? Saan ang camera? Okay. Itong camera. Okay. Siyempre, boy, dito yung camera. Siyempre, para hindi ihalata. Dito yan, di ba? Dito yan, yan. Ganon. And then. Tapos, nagpa-practice ako sa bato kasi. Huh? Yung bato, kasi ang bato, pag tinamaan ako, masakit, di ba? Okay. Therefore, one inch lang. Pero wala bang pagkakataon na may naabot? Wala. It's really ano... Yeah, practice talaga. Practice. Yeah. There was a time kasi tinatamaan sila, di ba? Kawawa yung goons. Okay. Yeah. Epekto sa inyo. That's why you got into sa martial arts? Yes, yes po. Opo. Pati ikaw? Yes, po. Iba po kasi yung train ka bago ka makipaglaban sa kahit sino. Kasi accident happens all so, the time. So, is it possible that you would be doing action films, Lala, in the future? I really hope so in the future. Ano ang martial arts na... Muay Thai po lately nag-aaral. Muay Thai, but that's a lot of kicking also, yes, di ba? Yes, unfortunately, hindi ko magawa. We cannot do that now. Ikaw, Antonio? Muay Thai rin po. Muay Thai. Bakit sa lahat? Minsan inaano ko siya ng mixed martial arts na talaga. Mm. Kasi minsan, kasi doon sa isa, yung may Aikido, may lahat. Kailangan kasi sabi ko, hindi ba okay. Pwede isa lang. Ang saya naman. So ang pinag-uusapan talaga, action films. Ngayon, may modeling na. Mamaya, may kakanta. Mamaya, may sasayaw. But let's do fast talk. Okay, tayo na tayo, Roy, para masaya ang fast talk. Unahin muna ang daddy niyo, ha? Fast talk tayo. Roy, sipa, suntok. Sipa. Tigasin, titiklop. Tigasin. Malambot na puso o matigas na katawan? Malambot na puso. Matinik sa chicks o matinik sa bakbakan? Matinik sa bakbakan na lang. 1 to 10, nandun si Jenny. Gaano ka kasiga sa buhay? Simple lang. 1 to 10, gaano ka kadalas mag-workout? 10? 1 to 10, gaano ka katakot kay Mrs.? 10? Kinalala at Antonio, sino ang mas masaway? Antonio ngayon. Kinalala at Antonio, sino ang mas magastos? Antonio ngayon. Kinalala at Antonio, sino ang mas malambing? Antonio. Lala, ikaw naman. Namano mo kay Daddy? Kabaitan. Kinaiinisan mo kay Daddy? Masyado mabait. Yes or no? Balak sumali ulit sa pageant? Yes. Oh, wow. Yes or no? May tinaraya na artista? Wala pa naman po. Yes or no? Niligawan ng artista? Wala rin naman po. Describe your papa in one word. Matapang. Antonio, namano mo kay daddy? Pagsipa. Talaga? Antonio, mas idol mo? Si daddy o si ate Lala? Both. Yes or no? Nangupit kay daddy? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa. Ako gagawin. Yes or no? May crush ka ba sa Sparkle Talents? Meron. Yes or no? May nililigawan ngayon? Wala po. Describe your papa in one word. Best. Okay, Roy. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness?
3 o'clock? Roy, in the morning, ha? Complete the sentence. Kaming mga Vinzon ay? Ay, suabe. Oh! Kayong dalawa, Lala, pag may mga manliligaw, kinakailangan ba makilala, magustuhan ni Ma'am at saka ni Papa? Mamaya ang sagot. Pag mga usaping, yun nga, halimbawa crushes, mga panliligaw, do you talk to Papa or to Mama? And pagdating sa karera, how much consultation do you do? Do you consult with Mom and Dad? And we're going to talk about Black Rider. Yeah. Lahat ng ito ay pag-uusapan ho namin sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. Kami nagbabalik dito sa Fast Talk with Boy Abunda for today's talk. Bukas huling mapapanood po ang It's Showtime sa GTV bago magsimula ang 12-day suspension nito na pinataw po ng MTRCB. Nagpasya kanina ang pamunuan ng ABS-CBN na hindi na mag-apila sa Office of the President kaugnay sa reklamong may kinalaman sa July 25 episode ng programa. Pansamantalang papalit sa It's Showtime ang game show na It's Your Lucky Day na magsisimula po ngayong Sabado. The show is hosted by Luis Manzano, kasama sina Robbie Domingo, Jenica Garcia, at Melay Cantiveros. At mapapanood rin ito sa GTV. Ito naman ang pangako ni Navong Navarro at Ann Curtis sa kanilang mga manonood. Panoorin po natin ito. Hello, Manila people! Did you miss us? Because we have super missed you and that's why we're so excited to see you on October 28th. Catch us on It's Showtime! See you guys! Madlam people, abangan nyo po ang pababalik ng It's Showtime sa October 28. See ya! Mwah! Maraming salamat, Vong. Maraming salamat, Ann. Tandaan po natin yan. October 28, magbabalik po ang It's Showtime sa GTV. Let's talk about Black Rider. Yun. Kumusta? Okay. Noon pa, nakasama ko na si Ruru sa isang show. Sabi ko, may potential ka, sabi ko yun. Sabi ko, basta yung attitude mo, manatili sana yan. Hanggang sa nagkita kami dito ngayon. Minsan lang, pero hindi pa kami nag-exena, boy. Mm-hmm. Sabi ko, ngayon, sabi ko, nung nakita ko yung role ko, this is a different role and in the story, no? Pwede ito. Senador ako, boy. And soon to be somebody. Somebody. And yeah. That's exciting. Mas mataas at ng kutungkulan ko, no? Okay. And maglalaban siguro kami ni Ruru someday, no? But then, excited ako dito sa Black Rider. It's a different story na medyo... Ang gusto ko dito nangyari, boy, yung napakadaming casting. Talagang... Sino-sino ang kasama mo dito? Maraming stars dito. Sabi ko, Monsur de Rosario dito, si Ray Mark, si Gary Estrada, yung mga gano'n, maraming malaking... Tapos si Katrina Lili, lahat sila, nandiyan sila. Yeah, si Pressman. Oh yeah, si Pressman, right. Ang leading lady, no? Mm-hmm. Pero si ano kasi nakita ko dun sa lolong niya noon, sabi ko, sinong may gawa ng lolong niya, yun pa rin dating gumawa ng lolong, no? Itong director. Black Rider. Oo. Tapos si Romel. Sabi ko, ganda nung lolong mo. Dahil sa isang lolong, napaganda mo. And Black Rider is okay. Roy, tanong. Pag nagkukontrabida ka, may conscious effort ka ba na bawat papel ay may kakaibang, you know, tatak? Halimbawa. Sometimes, boy, minsan nalilito na rin ako sa role, no? Oo. Kaya sa dami ng mga character roles na ginagampanan ko, bago ako gumawa, tignan ko muna yung costume ko, boy. Yung buong costume ko, nakabarong ako, di ba? Naka-Amerikana ako. Di ba, boy, sa theater, di ba? Right. Yung costume mo muna. Mm-hmm. Tapos dumarating na agad yung mukha. Lumalabas na talaga yung mukha mo. Yung sa costume pa lang, nagsasalita na siya. Ang ganda ng insight na yan, ha? Oo. Yung gano'n, nahihiya naman ako dun sa role ko. Pero but then, sana naman hindi, para hindi matularan lang siguro ito, no?
So, hindi, pero napakaganda ng insight na yun, Roy. Kasi si Roy po ay nag-umpisa rin ho sa teatro, hindi lamang po sa pagiging fashion model. Pareho kami, Boy. Ambon sa magdamag. Mm-hmm. Ako naman ang kwento ko, mabilisan lamang. Namili ako ng role. I wanted to be the... Sabi ko, gusto... because I was director for public relations of the theater. Sabi ko, kailangan mahaba ang mga linya ko. So mahaba ang mga linya ko. Only for me to find out during the tech night na nakataklob ang mukha ko. Oh. Ayun, karma. Di ba? No, but ang insight doon, ang ganda. Because may isang, one of the greatest actors in the world, pag siya'y napalitan na ang buhok, yung wig, doon siya nag-uumpisa ng characterization. Yeah. Ang sinasabi ng dad niyo ngayon, costume pa lamang, doon siya nag-uumpisa mag-build ng character. Yeah, ganun, ganda, no? Oo, costume pa lang. Gusto ko pumasok na yung mga senador ka, di ba? At magdidikta kung paano ka kikilos, paano ka magsasalita, kung anong role. It follows. Ganda. Yun, costume ako. I never thought about it. Katulad nung Mulawin. Yes. Ako yung, ako ang pinakamataas sa Mulawin. Mm. Costume pa lang. Nung kinostuman akong ganyan, Boy, doon lumalabas. Iba na. Ibon ka na. Diba? Oh. Iba na. Ruler ka na, di ba? Kasi different costume, iba eh. Yan ang pinakamahal na costume, di ba? Ganda. Oo. Kayong dalawa, pagdating sa karera, how much consultation do you do with Papa? I think in everything that we do, not only in acting po, not only with in life, in other words. Values po, lahat. Kasi iba po yung makisama sa showbiz eh. Nakaka-drain po talaga pag hindi mo nagagampanan yung responsibilidad mo not only as an actress but also as a person in the industry. That's so good. Yung longevity is a must. And yung consistency po talaga, hindi yung sikat lang. That's true. Yeah. Antonio, ikaw? Same po sa kanya, and dapat maging maayos ka sa showbiz, and dapat stay grounded lang talaga. Ang dami ko nang nakakausap, ngayon nakausap ko kayong tatlo, lumabas yun, pakikisama. Yes. Because talent is not enough. Yes. Yeah. Importante na madali kang katrabaho, importante na iginagalang mo ang oras ng iba. Yes. Okay. Hindi ba? Pero pagdating sa pag-arte, katulad din ba ngayon, I'm learning, I just learned something with Dad about, you know, how important a costume is. Ano ang mga natutunan niyo bilang mga aktor, bilang dancer, bilang singer, bilang performer? What did you learn and what do you continue to learn from Dad? I think when it comes to acting po, whenever you read a script, hindi naman po ako ganun paka nag-dive sa acting. Pero whenever you read something, meron ka nang nakikitang eksena sa utak mo eh. Alam mo na yung gagawin mo. Same with singing. Pag napakinggan ko po yung kanta, iba-iba po yung personality ko pag kakanta ako ng ballad, ng rock, ng jazz. Iba-iba po yung ugali. And I think being an artist, it makes you explore your personalities. I'm so interested about it. When pagdepende sa genre, yun ang nagdidikta kung paano mo ia-attack ang isang kanta. Yes. Sample, halimbawa. I know you have just do originals. You have an original song, right? Yes. Sige nga, subukan natin. Okay, with Santo, this is an original of mine. It's called Santo. Yes, I wrote this na parang nagalit po ako sa mundo noon. So medyo galit naman. Sige nga. Let's hear that. O para luman, yan ang tawag niya sa akin. Napanaginipan, tinawag niya raw akong birhen. Ito bang hanap mo, ang sumunod sa payo kesa sa aking puso? Ang mga pangarap ko, tinapo ng lahat, ikaw pa rin ay natukso. So, in a way, yun po yung acting ng singer. I think mas nagiging madali po sa amin when we portray a character. So, whenever I write a song, pag galit ako, galit yung expression ng mukha ko. Pag bigo masaya, ako. Masaya. Pag bigo. Yes. No, but that's how singing should be. It's acting. Yes, you know, you're telling a story. It is, yes. Pagdating naman sa sayaw, I mean, na-influence ka ba? O ikaw ang na-influence kayo? I'm sorry, ha? Hindi ko alam ba sa maya. Ay, napakahusay, Roy. Pagdating sa pagsayaw, lumalabas lang yun? Lumalabas lang po talaga. Wala, like, nagpapap lang sa sarili ko, tinuruan ako. And yun, nakakasayaw pala ako. Hindi ko alam nakakasayaw ako. Kayong dalawa ba, takot kayo sa tatay niyo? Opo. Yes. Ikaw, Antonio. Yes, po. Pero halimbawa ngayon, kung tuturuan mo kami ng Papa sumayaw, anong sayaw ang ituturo mo sa akin?
Sige nga. Halika, Roy. Okay. Ang galing nito. Magaling kaya. Hindi ko nga kayang isayaw eh. Sige nga. Yung medyo kaya lang, ha? Yung kaya lang, ha? Okay. Sige lang, ang galing, ho? Iba. Yan ang galing. Thank you po. Ang galing. Ito, Roy, bilang wala tayo sa anong oras, pero ito bilang kaibigan, kung meron kang pagkakamali, or better yet, tawagin nating leksyon sa buhay na ayaw mong pagdaanan ng iyong mga anak, ano yun? Pagbata ka medyo, yung attitude boy, di ba? Siyempre. Yung attitude natin means, dapat baguhin talaga. Through the days, through years, nawawala, nagaganda yan, gumaganda. Sabi ko, inuunahan ko na sila. Anything you do, attitude lahat. Kasi sa showbiz, hindi ka kukunin pag masama ang ugali mo. Number one yon. Ay, mas mahirap ka pakisamaan yan. Di ba, boy? Huwag na. Magaling. Maraming magaling. Tuturuan natin. Pwede natin turuan yan. Walang masyadong pangalan. Bigyan natin ng pangalan. Pero mabait at mahusay makisama. Mahusay makisama. Tama. Number one. Okay. Kaya nandiyan pa rin. At nariyan pa rin yung papa. Kayo namang dalawa. Antonio, Lala, if you were to make a promise to your mom who's here and to your dad, to papa, anong pangako ang inyong bibitawan para sa kanila? Let's start with Antonio. Ano po, hindi ko sila bibiguin at itutuloy ko yung pangarap ko. That says it all. Lala, ikaw? Ako naman po, hindi ko mapapangako na magiging perfecto akong anak. Pero habang buhay po akong sasandal sa kanila kahit kaya ko ng sarili ko. At gusto kong iparamdam sa kanila yun na nandyan pa rin sila. Yes. Maraming salamat. Black Rider, huwag po natin kalilimutan. November 6. That's November 6. November 6 po. Right. Roy, maraming salamat. Thank you so much. At mabuhay ka. Lala, flowers for you. Thank you. Habang sumasayaw kami ni Antonio, sumayaw ka habang nag-closing ako. Paano? Kami ni Roy. Nay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapasok, thank you. Sa inyong mga tahanan. Thank you very much. Just do one good thing a day and make a difference. Be kind and let's talk again. Goodbye for now. And God bless. Voice of La Carmela de Baracay. Thank you.